Paano gumawa ng isang YouTube thumbnail? Yes, isang YouTube thumbnail gamit lamang ang ating mobile phone o Android phone. Sana guys, habang nanonood kayo na aking mga video, sana no skip ads. Para naman makatulong kayo sa akin na magkaroon ng revenue at para makapagpatuloy tayo makagawa ng mga makabuluhang videos. Guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, paklik ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na videos. Hi guys, welcome to Trevor C channel. By the way, I'm Trevor C and this is my son, Dos. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay kung paano gumawa ng isang YouTube thumbnail. Yes, isang YouTube thumbnail gamit lamang ang ating mobile phone o Android phone. Ano nga ba ang YouTube thumbnail at ano ang kahalagahan nito? YouTube thumbnail is the cover made of your video that helps you to improve your traffic and promote clicks. Ang YouTube thumbnail natin ay nakakatulong para lalong ma-promote ang ating mga in-upload na video sa YouTube at panoorin ng ating mga viewers. Actually guys, automatic naman nagkakaroon ng thumbnail ng ating mga in-upload na videos. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng YouTube na i-customize ito at gumawa ng sariling thumbnail para mas maging highlights ang ating mga in-upload na videos. Minsan kasi, hindi nila tinitignan ang title kapag nagsisearch sila. Minsan, tinitignan nila kung ano ang ganda ng isang thumbnail, ng isang YouTube thumbnail. Minsan, ganun ang basihan ng mga viewers. So, nakakatulong talaga ito para ma-improve ang iyong mga videos sa iyong channel. Now guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang YouTube thumbnail gamit lamang inyong mobile phone. Pero syempre, kailangan nyong mag-download ng PixelLab application sa Google Play Store para makapag-create kayo ng isang YouTube thumbnail gamit lamang ang iyong cellphone. Okay guys, punta tayo sa ating cellphone. Hanapin nyo yung PixelLab. Okay, kailangan meron kayong PixelLab. Nakapag-download kayo ng PixelLab. So dito yung PixelLab, dito tayo mag-edit ng ating YouTube thumbnail. Hanapin nyo dan yung tatlong dot sa gilid. Ikiklik nyo lang yan. Then lalabas dyan yung image from gallery, full screen, image from camera. Okay, yung image size ang ikiklik natin. Dyan tayo mag-edit ng ating YouTube thumbnail. Okay, hanapin yung costume, then click nyo yung arrow, then choose YouTube thumbnail. Okay, click yung YouTube thumbnail, makita yung size dyan, yung standard size talaga ng YouTube thumbnail natin. Yan yung eksaktong size na fit sa ating thumbnail pag gumagawa tayo ng YouTube videos. Okay, ito yung lalagyan natin ng mga photos. Say, click plus sign, then choose gallery. Okay, hahanap tayo sa gallery ng sample photos na gagawin nating thumbnail. Okay, so ito for example, may mili tayo ng picture. Okay, so ito ang pipiliin ko na gagawin natin sample. Click mo yan, choose image. Okay, automatic na yung magka-crop. Click sign, check sign. Then dito ay i-adjust na natin yung size ng ating photos. Pwede tayo ditong gumawa ng tatlong photos, apat, lima, anim, kahit ilan ang gusto natin. At pwede rin tayo maglagay ng title, text, kahit ano, pwede natin gawin dito. Okay, so mamimili ulit tayo ng picture, ng photos. Punta tayo sa gallery ulit.
choose image. Okay, so mamimili tayo ng photos, another photos, okay? So click to. Okay, siguro hindi muna to ang ating pipiliin. Hanap tayo ng iba na photos. Guys, kailangan kasi maghanap tayo ng photos na tingin natin ay maging kaaya-aya sa mga viewers. Dahil kapag nakita nila yung thumbnail natin, pag nakita nila yung thumbnail natin, magkakaroon sila ng pang-akit na panoorin yung in-upload nating videos. Okay? So ito, choose image, automatic crop, then click check. Okay? Then i-adjust natin yung size niya. Yung i-fit natin sa ginagawa nating YouTube thumbnail. Dito sa paggawa ng YouTube thumbnail, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Kung ano sa tingin mo ang swak na gawin mong thumbnail sa ginawa mong video sa YouTube mo. Okay. Diyan nakikita nyo na ina-adjust ko yung size niya. Okay. So hinahanapan ko siya ng tamang place. Tamang sukat. Okay. Yan. Adjust lang. Maging malikhain ka lang guys sa paggawa ng thumbnail. Kasi yan ay karapatan mo. Okay, you have the power to create your own thumbnail na in authority ni YouTube. Okay. Yan. Then maghahanap ulit tayo ng another photos mamaya. Kapag nahanap na natin yung tamang sukat ng ating ini-edit na photos. Okay? Then, click ulit yung plus sign sa taas. Yan tayo maghahanap ng ating photos. Okay? Yan. Swak na yung dalawang photos na napili natin. So, maghahanap pa tayo ng another photos sa ating gallery. Okay? Then, punta ulit tayo sa ating gallery. Hanap ulit tayo ng photos. Ito ang gagawin ko naman dito, guys, is yung madalas kong ginagamit. Ito yung madalas kong ginagamit sa aking thumbnail. Ito yung aking logo na Trevor C. Channel. Laging kasama ito sa mga ginagawa kong thumbnail. Siyempre, pinopromote natin ang ating channel. So, dapat nakikita nila. Okay. Iba't ibang diskarte yan ng mga gumagawa ng thumbnail. This is my own creation, so diskarte ko rin ito. Okay? So ito guys, sample lang naman ito kung paano gumawa ng thumbnail. Yung tamang size. Pwede naman kayong gumawa ng thumbnail na sarili ninyo na sa tingin ninyo ay kagaganda ng YouTube videos ninyo. Okay? So after nating yan, ipifit natin sa size yung isang photos na napili natin. Yan guys, nakikita nyo. Hinahanapan na natin ang pwesto, ang huling photo na nakita na pwede natin ilagay sa ating YouTube thumbnail. Okay? Which is yung logo ko, Trevor C. Channel. Okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, click nyo lang yung subscribe button, pati notification bell para ma-notify kayo sa aking mga videos. Okay guys, so gagawa na tayo ng text. Double click nyo lang yung text, lalabas dyan, then press OK. So magta-type na tayo, for example is I love Philippines. Okay, I love Philippines. Pagkatapos yung mag-type, click nyo lang yung done. Okay, yan, I love Philippines. Then yan, press OK. So yan na, makita nyo na dyan sa ating thumbnail yung I love Philippines. Edit natin yung font nya. Yan. Pwede mong pwesto kahit saan yan. Okay, yung text natin pwede mong edit kahit saan. Okay, so hanapin natin yung font. Mamimili tayo ng font na gusto natin.
Okay, so mamimili tayo. Aking napili is yung arm wrestler sample. Then click mo lang yung okay. Okay, yan. So pag-click mo ng okay, pwede mo yung i-zoom. Pwede mong ilagay kung saan mo gusto. Pwede sa taas, pwede sa kanan, pwede sa left, sa baba, kahit saan. Habang ini-edit natin to, pwede natin i-pesto kahit saan itong ginagawa nating text. Okay? Yan. So mamaya lalagyan pa natin ito ng color, shadow. Lahat pwede mong gawin dyan habang nag-i-edit ka. Okay. Gamit lamang ang cellphone. Hindi tayo gumamit ng laptop ngayon. Hindi tayo gumamit ng desktop. Ang gamit natin ay cellphone na gumamit tayo ng application na PixelLab na dinownload natin. Okay. So, maghanap na tayo ngayon ng color. Okay. So, ang ating pipiliin siguro is red. Dahil Philippines, nasa bandila natin yung color red. Matatapang tayo mga Pilipino. Okay, then hanap tayo ng stroke. Depende sa'yo. Pwede ka nang gumawa ng style dyan kahit anong gusto mo. Ito, sample lamang yung pinapakita ko sa inyo guys. Ha? Okay, siguro ang pipiliin natin dito is ano kaya ito, kung blue? Ah, hindi. Mas maganda siguro kung piliin natin is yung white color. Okay? White color para mas kitang-kita. Okay. Then enabled mo yung white. Hanap naman tayo ng shadow. Ito na yung blue color na gagamitin natin sa ating text na in-edit sa ating thumbnail. Okay, hanap tayo ng blue color. Okay. Yan, ito blue color. Enable mo. Then hanap naman tayo ng inner shadow. Siguro inner shadow is gagamitin ko. Napili ko dito siguro is yellow para medyo mas matingkad ng konti. Para siyang kulay ng sun. Okay. So choose yellow. Then after natin, hanap tayo ng okay, emboss. Pwede mong emboss din. Click mo lang yan. Then yan. Tapos ng aking text. I love Philippines. So hanapan natin siya ng lugar. Okay, kahit saan mo ilagay yan guys, pwede. Yan. Hanapan natin. Tingin natin eh, maganda sa paningin mo. At pwede rin maging maganda sa paningin ng mga viewers mo. Okay. Pwede mong palakihin. Pwede mong paliitin. Pwede mong side, down, center, right side, left side. So, okay. Dito natin ilalagay yan. Sa ating right side. Then, gagawa ulit tayo ng text. Edit. Press mo okay. Then, magpiprint ulit tayo ng text or title. So siguro ang ilalagay ko ngayon is road trip ni Trevor C. Sample lang naman yan guys. Okay, mag type ka ng mga text na gusto mo. Yan, ginagamit ko rin to. Road trip ni Trevor C. Press OK. So, same procedure. Maghahanap tayo ng font. Okay. Select font. Arm wrestler ulit. Press OK. Then, color ulit. Maghahanap tayo ng color. Okay. Same ulit ang gagamitin natin. Red color. Okay. Then sa stroke siguro pares lang natin dun sa may I love Philippines, so white. Okay, gagamitin natin is white. Choose white, then click mo lang yung o. Check, then enabled mo shadow. Hanapin ulit natin yung blue color. Okay,
check mo ulit yan. Then the inner shadow, hanapin natin ulit is yellow. Okay, then embossed. Nasa iyo naman yan kung gusto mo emboss or hindi. Okay, choose mo yan. Okay, then ihanap naman natin ngayon ng lugar. Okay, pwede natin siyang i-zoom. Okay, yan. So, hanapan natin ngayon siya. Usan natin pwede siyang ilagay. Pwede nakapahilis. Sa iyon, pwede straight. Okay guys, yan, matatapos na yung ginawa nating YouTube thumbnail gamit lamang ang cellphone. Pixelab application na dinownload natin sa Google Play. Makagawa na tayo ng isang thumbnail na kaaya-aya sa ating mga viewers. Is pag sinave natin ito, yun, kiklik mo yung parang camera images. Then, choose save to gallery. Okay? Save mo siya sa gallery para mapunta sa phone gallery mo. Click mo yung save to gallery. Okay. So, pag-click mo, check natin siya ngayon sa ating gallery kung nakasave na. Yung ating ginawang YouTube thumbnail na pwede natin ilagay sa ating in-upload na YouTube videos. Okay. So, han kung saan, kung nakasave na siya sa ating gallery. Hanapin yung Pixelab. Makikita mo dun. So guys, this is it. This is the finished product YouTube thumbnail na ginawa natin kanina gamit ang ating cellphone Pixelab application. So guys, sana nakatulong ako sa inyo at sana na-adapt nyo kung ano man ang mga itinuro ko sa paggawa ng isang YouTube thumbnail. Makreate kayo ng mga YouTube thumbnail para ikakaganda ng mga in-upload yung video sa YouTube. Sana supportahan nyo ang aking channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-click ang subscribe button. Pati na rin ang notification bell para ma-notify naman kayo sa mga susunod kong video. Or kung bago ka lang sa aking mga video, o kung bago ka lang sa aking channel, pa-click ang subscribe button para ma-notify ka sa aking mga video. Thank you guys for watching Trevor C. Channel. And keep support my channel and watch my videos, like and subscribe. By the way, I'm Trevor C and this is my Sandos. Makita kita tayo muli.